Hello, hello guys! Welcome and welcome back sa aking kusina! Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay gagawa tayo ng no eggs and less oil na puto cheese. Ito ay na-request sa akin ng isa sa aking mga viewers dahil bawal sa kanya ang egg and too much oil. First time ko gagawa ng puto cheese na walang eggs. So watch the full video kasi I will give you a comparison kung anong pinagkaiba nila pagdating sa texture at sa lasa ng with eggs na puto cheese recipe. Please check description box para sa ating costing and also the written ingredients. Sa mga hindi pa alam kung sa makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started! Start tayo sa ating dry ingredients. Sift 2 tablespoon na baking powder, 1/2 cup of powdered milk, and 2 cups of cake flour. Yes, cake flour ang gagamitin natin this time dahil white puto ang gusto natin na ma-achieve. Mas whiter kasi ang outcome ng puto pag cake flour ang gagamitin dahil ito ay bleach. Sa 1/2 cup ng powdered milk ay pwede kayo gumamit ng 1 big can ng evaporated milk. After natin ito i-sift, ay mag-add tayo ng 1/2 cup of white sugar. You can adjust the amount of sugar according to your taste. But not too much, okay? Dahil magiging basa yung puto nyo pag nasobrahan sa sugar. Then mix lang natin ito. So now let's add in our wet ingredients, starting off with our 2 cups of water. Kung napapansin nyo ay masyadong malabnaw yung ating mixture. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga puto recipe ko na iba-iba yung absorption ability ng flour. Different flours absorb different amounts of water and liquid. That's why you have to adjust accordingly. So mag-add ulit ako ng 1/4 cup of cake flour. Now na na-mix na natin mabuti ang ating wet and dry ingredients, let's add in 2 tablespoons of vegetable oil. Kung isa kayo sa mga nakapanood ng aking puto recipe, madalas kong ginagamit ay melted margarine. Pero para mas healthier, this time ang gagamitin natin ay canola oil. Panghuli ko nilalagay ang vegetable oil dahil mas nalelessen niya yung bubbles na na-create nung hinalo natin ito kanina. See, smooth na yung mixture natin at wala na yung mga malalaking bubbles. Pero sasalain pa rin natin ito just to make sure na wala itong lumps or bubuo. Dapat ganito yung consistency na ma-achieve nyo. Smooth at kung titingnan nyo ay para siyang tunaw na ice cream. Ito ay ready na ilagay sa ating mga molder. Medium size molder ang gamit ko. And there's no need to grease your molder. Dapat dry ito. Kung bagong hugas, wipe nyo with paper towel or clean cloth. 1 tablespoon ang nilalagay ko each molder. Sa paglagay naman ng ating mga molder sa ating steamer basket ay dapat hindi ito dikit-dikit o nag-o-overlap at dapat hindi siya nakadikit sa sides ng ating steamer. Dahil kahit cover natin ng clean cloth yung takip ng ating steamer, possible pa rin na matuluan ng tubig from the moisture na nabubuo sa sides. And syempre cover your lid with clean cloth. Then steam natin ito for 8 to 10 minutes over medium heat lamang. Dapat kulong-kulo na yung water natin bago isalang ang ating steamer basket. At huwag panay bukas ng takip ng ating steamer, okay? Para hindi magda-drop yung temperature sa loob ng ating steamer. At habang ini-steam pa natin ang ating mga puto cheese, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Sa cheese naman, ang gamit ko ay Eden cheese. Para hindi kayo mahirapan, slice ito ng maninipis, ay ilagay nyo muna ito sa freezer ng mga 10 to 15 minutes.
After 8 minutes, ilagay na natin yung ating cheese. Then, continue steam for another 2 minutes. Di na ako nag-toothpick check dito dahil kabisado ko na after 8 minutes ay luto na siya. Isa ito sa napapansin ko compare sa with eggs na puto recipe. Yung without eggs ay hindi masyadong maumbok at mabilis mag-crack yung top niya kahit medium heat yung gamit natin. Kaya yung next na salang ko ay medium-low heat na ang apoy. Pero kung mas bet nyo naman na crack yung top niya, ay okay lang. After a total of 10 minutes, ay pwede na natin ito i-unmold. Yes, no need na palang migin. As long as kaya nyo i-handle yung init, ay pwede na ito i-unmold. As you can see, makinis, hindi basa yung bottom, at hindi butas-butas yung ating puto. Sa ating with eggs na puto recipe na nagawa natin before ay hindi siya ganong kaumbok. Pero in fairness, malambot. As you can see, nagba-bounce back siya. Sa texture naman ng ating with eggs ay airy at fluffy yon yung nagawa natin dati. Eto naman ay masiksik. Sa lasa naman ay almost same lang naman sa with eggs. Although yung gusto ko lang kasi doon sa isang puto recipe ko na may margarine ang gamit ay mas malinamnam siya. Guys, mag-add kayo ng vanilla extract. Nakalimutan kong maglagay kanina. Mas masarap kasi at mabango pang may vanilla extract. To top it all, masarap pa rin ito. Perfect ito sa mga health conscious natin viewers na bawal sa eggs at margarine. At para naman sa ating shoutout portion ay meron tayong mabilisan shoutout, mega shoutout to Maria Sai, Gemma Banico, and Marvie Kaido. Thank you guys for watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili at kung saan binili. So retail price ng ating puto cheese ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!